sa hindi pa nakakilala sa kanya, siya pala ay si Jobert Austria na sumikat at nakilala sa pangalang Kuya Jobert ng ABS-CBN. Siya ay isang komedyante na lumabas sa mga TV shows gaya ng Banana Sunday, Home City Home ni John Lloyd at Tony Gonzaga, at ngayon meron na siyang sarili niyang YouTube channel. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan at tagumpay, napagtanto niya ngayon na parang walang saysay at kabuluhan at hindi na siya masaya sa kanyang ginagawa ngayon. Halika't pakinggan natin ang kanyang isang testimony at patotoo sa isang simbahan. But before that, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share sa ating video for more videos and updates. Let's go! Good job, Bert! Praise God! Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nandito na naman ako. Kaya nagaling ako rito, Pastor, nung ilang taon na ba yun? 2019, bale, 3 taon na. Hina ako sa mat eh. Pero kahit anong mangyayari, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi naibalik niya ako rito ulit. Para sa mas mabigat na gawain at mas mabigat na testimony na ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Alam niyo nung pagkagaling ko rito, na-bless ako ni Lord ng napakarami pa rin show. Diba? Sinasabi ko nga sa inyo, Lunes hanggang Linggo, napapanood niyo ako sa TV talaga eh. Sobrang umaapaw yung blessing ko. Kabilang ata ni Luis Manzano yung napapanood nung Lunes hanggang Linggo eh, di ba? Pero nung nangyari yung pandemic, medyo gumuho yung mundo ko. Totoo yan. Pero dinala ako ng Panginoon sa Canada. Nagkaroon ako ng chance nung March 15, puputok yung pandemic. Nakalipad ako. Punta ako sa Canada, sabi ko, wow, swerte. Bless ako rito. Swerte pa pagkasabi ko nun eh. Swerte. Kasi malayo ako sa Pilipinas, sa Canada. Medyo konti lang ang cases. Yung pandemic, hindi ganun kabigat. Akala ko pagdating ko ron, yun na yung pinaka-comfort zone ko. Kasama ko yung asawa ko, yung mga anak ko. So, nabuhay ako ng ayos. Masagana. Kasi maganda yung trabaho ng asawa ko doon. At may show din ako online. Pero habang tumatagal, kasi nagsashow din ako dun eh. Medyo nakilala rin ako sa Canada kasi nagkaroon ako ng mga stand-up gigs dun. Eh, walang ibang artistang dumarating dun eh. Ako lang. So, sinolo ko lahat. Kita ako, ang dami kong kinikita. At pagkatapos ng show, umiinom ako. Kumbaga parang napupunta sa akin lahat. Sobrang nakalimutan ko ang Panginoon. Nag-backslide ako sa madaling salita. Nakalimutan ko na magdasal, nakalimutan ko na magpasalamat. Talagang nangyari ng mga panahon na nag-aaway na kami ng asawa ko, talagang halos maghiwalay na kami. Talagang away namin matindi. Talaga, sobra. Hanggang para maghiwalay na kami. Isang araw, natutulog ako, sabi ko, ba't lang aga nagigising ng asawa ko palagi? Sinilip ko sa baba. Sabi ko, ginagawa nito sa laptop. Narinig ko, nagpa-Bible study pala. Nagpa-Bible study siya. Alam niyo, katoliko yung asawa ko eh. Hindi ko alam na nagpa-Bible study na siya kasama yung mga kaibigan niya ng high school. Ako, na sinasabi kong Kristiyano ako, eh hindi ako nagpapakristiyano sa Canada. Alam mo, one time sinabi niya sa akin, di ba kayo yung Kristiyano? Dapat ikaw yung nagsasabi sa akin kung anong tama eh. One time, nag-aaway kami, halos maghihiwalay na kami. Pumunta ako sa, nag-lesa ko eh. Punta ako sa isang restaurant kung saan may mga kaibigan kami ron. Ang dami kong hinahanap na Pilipino. Wala akong nakita ang Pilipino na mangiinom. Nakita ko yung isang audience namin doon sumusuporta sa akin. Nandun may ari ng restaurant. Sabi ko, Kuya Bill, may problema ako eh. Ba't di ka ba sumasama sa amin pagka nagiinoman kami? Kasi bro, Kristiyano ko eh. Nalaman ko na Kristiyano pala siya. Pinag-pray niya ako. So, nung araw na yun, inipo ako ng Panginoon sa puso. Kumbaga, sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Kasi, di ba, sobrang bagsak na bagsak ako noon. Wala na akong pag-asa, tapos na-depress ako kasi wala na eh. Hindi ko na alam kung uuwi pa ako sa Pilipinas. Alam nyo, mahal na mahal ko yung pag-arte ko. Mahal na mahal ko yung pagiging komedyante ko. Pero dumating yung araw na dumapit, mag-iwalay na kami ng asawa ko, pero dinala yung asawa ko ron sa restaurant na yun, nag-pray kami. Umiyak ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, sinusuko ko na sa'yo lahat ng mga gusto ko sa buhay ko. Ayoko na mag-artista.
Sabi ko, hindi na ako mag-aartista. Umiyak ako, pero gusto kong bitawan to kasi gusto kong, sabi ko, gusto kong habulin kung ano yung gusto mong gawin sa buhay ko. Lord, ikaw na yung masunod, hindi na ako. Natatakot ako kasi sabi ko, paano na si Kuya Jobert? Paano na si Kuya Jobert? Asan yung pinagtatawa na nilang Kuya Jobert? Sikat ako eh. Sikat ako sa YouTube eh. Ang corny ko na. Hindi na ako si Kuya Jobert na dating nangaasar ng mga nagtuturo magmura, di ba? Isa pa nga pala to, di ba? Doon sa mga nakanood ng YouTube ko, humingi ako ng kapatawaran sa inyo. Ah. Actually, lahat ng mga YouTube na, actually Viva na yung may hawak ng YouTube channel ko, sinabi ko, ni-request ko sa Viva na tibagin na lahat ng mga video ko na nagmumura ko, na lahat ng hindi nakakahikayat, lalong-lalong na ginagamit ko ng Panginoon ngayon, nakakatisod na ako. Mas tatanggapin ko pa, at yung sinasabi ko nga, ay mas tatanggapin ko pang huwag na ako maging artista o hindi na ako maging sikat, basta magawa ko lang yung gusto ng Panginoon. Alam mo, ang hirap-hirap gawin na. Ang daming nawawala sa buhay ko ngayon. Unang-una, mas malaki ang kita ko nung nagmumura ako at saka mga kalokohan ko, di ba? Pero sinuko ko sa Diyos yun. Gusto kong, pati yung pag-inom ko sa Canada, sinuko ko na sa Diyos. Lahat binigay ko sa Diyos. Sabi ko, Lord, kunin mo, mabigat to sa akin, pero kunin mo. Kasi di ba, paano ako magagamit ng Panginoon kung pagkatapos mo magpatuto, pag mapapatuto ka sa simbahan ng Linggo ako, I'm not saying this to, di ba, para manghina kayo. Ano gusto ko, pinasabi ko to, alam ko, binibigay ng Panginoon sa akin to para buksan yung mga mata nyo. Hindi tayo, ano gagawin ko, magpapatuto ako sa Linggo, tapos bukas hanggang Biyernes, magiinom ako. Di ba? Nakatago ko, uy, Kristiyano ko ng Linggo eh. Di ba? Dapat, pero hindi ko rin sinasabi na si Kuya Jobert, eh, uy, ang galing mo, Bert. Di ba? Hindi ka na umiinom. Hindi ko kaya to kung ako lang to. Ha? Kaya sinasabi ko, yung patotoo ko, tsaka yung magiging patotoo ninyo, parehas lang yan pagsarap ng Panginoon. Kasi lahat tayo umaasa sa grasya ng Panginoon. Ha? Wala akong sinasabi, wala akong binatbat yung mga sinasabi ko rito kung walang Panginoon. Actually, walang bearing to. Di ba? Kahit anong sabihin mo, kahit nga sabihin mo, sundin mo yung 10, hindi mo masusunod dyan eh. Di ba? At kahit sundin mo yan, dahil natatakot ka lang mapunta sa impyerno, o natatakot ka lang dahil aayawan ka ng mga kaibigan mo, o dahil mawawalan ka ng trabaho, wala pa rin ibig sabihin yun. Di ba? Ang pinaka-importante, ginagawa mo yan dahil alam mo, na yun yung nakakapagpalugod sa Panginoon na nagbibigay sa'yo ng lahat. Di ba? Bakit ako naging artista? Bakit ako hinugot ng Diyos? Alam nyo ba, kung hindi nyo ako nakikilala, nakatira ako sa jeep 2 taon bago ako naging artista. Kumakain ako ng pulburon. Palagi kong sinasabi yan at hindi ako nahihiya. Kumakain ako ng pulburon kasama ko yung anak ko sa lumang jeep. Bulok na jeep. Hindi nyo nga siguro naranasan yan eh. Nakikita nyo nga yung itsura ko. Ganda ng damit. Nung umiiyak ako roon, nilalamok ako gabi-gabi. Umiinom ako para hindi ko maramdaman yung agat ng lamok. Kasi pagising ko, puro freckles yung mukha ko. Mata lang ang hindi kinakagat ng lamok kasi nakapikit yan. Hindi ako nagka-dengue. Isang araw, kinuwento ko na to sa inyo. Isang araw, lasing na lasing ako. Pumasok ko sa jeep, umiiyak ako. Sabi ko, minumura ko yung Diyos. Literal to ha. Minumura ko yung Diyos. P.I. cup. Sabi ko, kung Diyos ka, patayin mo na ako. Na, hindi ka ba naawa sa akin? Pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko. Dati may bahay ako. Nandun lang kasi ako sa compound namin eh. Yung jeep nandyan, yung bahay ko nandun, pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko kasi ito yung umaga, lumalabas ako sa jeep. 9 o'clock, alarm clock ko yun kasi para ako natutulog sa oven. Ang init. Kailangan mo magising kasi voice na voice kick, yun ang nagigising. Ang init na. Tapos minsan sa sobrang dami ng taong nakatambay sa chapel, katapat ng chapel, dito ako dumadaan mga kapatid sa bintanang maliit, nalalaglag ako ron dahil nahihiya. Nahihiya ako. Tapos, nagising pa rin ako, sabi ko, walang kwenta yung dasal ko. Di ata ako pinakinggan ng Diyos, di pa rin ako pinatay. Tapos, tuloy-tuloy hanggang dumating yung panahon na nakilala ko sa YouTube, nakilala ko sa radyo. Tinawagan ako ng ABS-CBN. Ang dami kong show. Yumaman ako. One time, nagsisimba ako, sabi ng Panginoon sa akin, Robert, naalala mo nung
sabi mo sa akin, patayin mo na ako, Lord. Kung pinatay kita nun, nararanasan mo ba to? Gusto mo nga lang magka-chinelas at makakain nun eh. Ngayon, may kotse ka. Gusto mo chinelas lang, may kotse ka. May bahay ka. Yung asawa ko ngayon, na kalaro ko nung elementary, na pinagpe-pray ko, akala ko suntok sa buwan talaga yun. One time, naaalala ko, nasa rehab ako, parang naglambing ako sa Diyos, Lord, bigay mo nga si John sa akin. Wow, sige nga. Pero nakalimutan ko na. Mahal, crush na crush ko yun. Actually, sobra. Binigay sa akin. Binigay ni Lord sa akin. Hindi ko, yung ayun ang asawa ko ngayon. Sobrang, sobrang, talagang mahal na mahal ko yun. Bata pa ako ha. Hindi naman ganyan kalit. Pero, 4 years old, galaro ko siya. Wala akong sinabi dun. Wala akong nasabi. Pero hanggang lumipat kami, siya yung nasa isip ko, binigay ni Lord sa akin. So, ano yung, nung nasa Canada na ako, babalik ako, bumalik ako sa Panginoon, nag-sing ako sa Panginoon. Alam mo, ang tagal kong nag-re-Kristyanuhan sa tingin ko eh. Alam niyo kung bakit? Pagkagaling ko sa church, uuwi ako sa bahay, artista na naman ako, ang kulit ko na naman sa probinsyano, ang kulit ko na naman sa banana sundae, papakit-pakit ako sa mga chicks, di ba? Kasi ang galing ko, paporma ako ng paporma, kotse ko, ganda, di ba? Buhay binata, pa-cute, di ba? Ano yung binago ng Panginoon? Ang binago ng Panginoon sa akin, natuto ako magbasa ng Biblia. Wala, alam mo ang pinakita sa akin ng Panginoon sa pandemic na to? Ha? Asar na asar ako sa pandemic noon. Sabi ko, buwis na pandemic to eh. Dahil sa iyo, nawalan ako ng trabaho eh. Pero alam mo yun, blessing pala yun. Dahil hiniwalay ako ng Diyos sa Pilipinas para suluhin niya sa Canada. Parang kahuig to nung mga Egypto nung niligtas ng Panginoon sa Egypt. Dinala niya. Gano'ng katagal bago nakapunta sila sa Promised Land? 40 years. Nagbago ba ako sa rehab? Hindi. 3 beses akong pabalik-balik doon. Ha? Nagbago ba ako nung nagsimba ako? Hindi. Nung dinala ko ng Panginoon sa Canada, nung sinolo niya ako at nagbasa ako ng mga salita niya, ako at siya lang ang nag-uusap, doon ko nakilala yung Panginoon dahil sumasagot yung Panginoon sa mga verses na binabasa ko. At hindi ko kailangan ng pastor. Noong mga panahon na yun, wala akong pastor na malalapitan, wala akong kaibigan na malalapitan. Ang Panginoon lang ang nagbuhat sa akin at nagsabi sa akin, Bert, dito ka lang. Psst, huwag ka maingay. Hindi kasi Kuya Jobert dito ngayon, ha? Akin ka. Dito ka lang. Makinig ka sa akin. Araw-araw, umiyak ako kasi. Kung babalikan ko lahat ng mga pinanggalingan ko, pinagdaan ako sa buhay, nakulong ako, di ba? Nag-drugs ako ilang beses, ako pabalik-balik sa rehab, napapaaway ako. Eto ko ngayon, no? Di ba? Hindi ka mamamatay, Bert, dito ko lang. Natatakot ako sa COVID. Pagbalik ko, sabi ng Diyos sa akin, oh, so ngayon, nakabalik ka na sa akin, Jobert, ano na? Umuwi ka ron. Lord, ba't uwi doon? Wala kang gagawin dito. Nandun yung mga kaibigan mo. Nandun yung mga dating nakakilala sa'yo na lukuluko ka. Di ba? Doon ka. Bahala ka. Bahala ako sa'yo doon. Sir, tatakot ako sa COVID. Doon ka. Umuwi ka. Sabi ko, eh, pag may tiket. Mga ganun-ganun pa ako kay Lord. Pag may tiket, Lord, eh, mahal tiket eh. Ang mahal ng tiket eh. $4,000 sa tiket. May 8,000 pa nga. Tapos meron pang ticket doon mura pero 80 hours ka sa Qatar. Anong gagawin ko? Pero sabi ko, Lord, sige, bahala ka. Pag-uwi mo ako, bigyan, bahala ka. Isang araw, sabi ng asawa ko, Jobert, binook kita. Ha? 900 yung ticket. Straight flight from Vancouver to Philippines. Pinapauwi talaga ako ni Lord. So, pinauwi ako ng Diyos at buong puso ko namang tinanggap yun. Di ba? Kahit malungkot. Actually, ang lungkot-lungkot ko kasi one year kami nagsama ng asawa ko for the first time. Nagsama kami ni Chad ng 1 taon.
nung mga huling araw ng huling buwan na uwi na ako, sobrang okay kami sa Panginoon. Nagdadasal kami gabi-gabi, umiiyak kami sa Panginoon gabi-gabi, naghahawakan kami ng kamay, pinagdadasal namin yung mga gusto namin sa Panginoon, hinihiling namin. Alam mo, lahat ng hiniling ko, sabi ko, Panginoon, sige, uuwi ako. Pero pag uwi ko, lahat ng libreng oras ko, gamitin mo para sa'yo. Anong ginagawa ko sa jail nung isang linggo? Huwag niyo titingnan yung ginagawa ko, ha? Huwag niyo titingnan yun. Kasi kung ako, hindi ko kayang gawin yun. Magpupunta ako sa mga tropa ko. Ano gagawin ko sa jail? Ang init-init dun eh. Maawa pa ako dyan. Dinala ako ng Diyos dun. Hindi ako makapalag. Di ba? Gawin mo yan. Gusto mo sumunod sa akin, di ba? Gawin mo yan. Ha? Hindi kita pinauwi sa Pilipinas para magkuyakoy ng pamo, para magpayaman ulit, magpasikat ulit, pinauwi kita dyan para magtrabaho sa akin. Ha? Hindi kita pinauwi dyan para magpakyut ka na naman ulit at magpasikat. Alam mo, sasabihin ko to sa inyo ng buong puso, kahit mawala na ako ng trabaho direct sa showbiz, kahit mawala na ako, mas gusto ko nang gayon sumikat sa Diyos kaysa sa mundo. Ang dami na akin. Pero alam mo, ang bait pa rin ng Panginoon kasi yung YouTube channel ko kinuha ng Viva. Nasusunod yung gusto ko ron. Sabi ko, ito yung platform ko. Ano ba ako yung Jobert? Kasi born again na ako eh. Ayoko na nagmumura ako. Sige, okay po yan. Gusto kong i-launch yung kanta ko. Okay po yan. Diba? Alam mo, pag sinunod mo yung Panginoon, ibibigay niya yung desires ng puso mo. Gusto ko magpatawa? Pwede ka naman maging magpatawa. Nakakatawa ka pa naman ako, Jobert eh. Bula ka. O, di ba? Kahit hindi ka nagmumura, nang ginagamit ka ng Panginoon. Jobert. One time, nung isang araw, gumawa kami ng vlog, pinagtatawanan ako ng isang artista. Hindi ko nababanggitin. Sabi ko, kaya niya kay Jobert, dami mo chicks dito. Sabi ko, hindi na ako nagmumura. Bolokohin! Ganun ako. Alam mo, makakaranas tayo ng persecution pag nasa Panginoon tayo. Masakit sa akin, di ba? Kasi kilala nila akong Bibo eh. Tawag nga sa akin sa set, sa probinsyano, bidabes ako ron eh. Actually, ako na nagpapatawa ng sobra kay Coco Tano. Pinapalo niya yung mesa pag nagpapatawa. Di ba? Ako, yung life of the party. Diba? Kung wala si Kuya Jobert, malungkot, namimiss nila ako lagi. Pero dapat ngayon, mamiss nyo ko dahil meron kayong mapupulot na maganda sa akin. Katulad nga ang sinasabi ni Pastor, nakakamiss si Kuya Jobert. Pag-pray mga kabert. Nakakatuwa kasi one time, nasa Canada ako, may mga tumatawag sa akin, ibang artista. Sino ba ako? Bakit? Problema. Ba't ako? Ang daling araw dito eh. Sabi ng pastor namin noon, hindi ka, tinan mo, isipin mo kung bakit nangyayari ito sa'yo, bakit tinatawagan ka ng mga taong yan? Baka yan ang purpose mo, di ba? Na maging patotoo kasi, alam nyo, kung gaano ako kawasak dati, addict ako, sira ulo ko, gagamitin ng Panginoon yun para sa glory niya. Nakakatawa mo, pero alam mo, dati talagang nahihiya din ako talaga eh. Tulad ngayon, online tayo eh. Ganun-ganun ko. Pagtatawanan ka ng, ano? Diba? Anong ibig sabihin ng buo? 50 years old na ako eh. Diba? Binigay na sa akin ng Panginoon yung desire ng puso ko. Gusto mo magpatawa, ginawa kitang komedyante. Gusto mo sumikat, best comedy actor ka pa eh. Diba? Pero hindi ka para doon, Jobert. Ngayon kilala ka na, gamitin mo na yung binigay ko sa'yo para makilala naman ako ng mundo. Di ba? Pagdadamot mo ba sa akin yan? Alam mo, mayiyak ako na isang araw kasi ang dami ko pa rin, mainit pa rin ulo ko pag nagmamaneho ko. Sabi ko, Lord, dalhin mo ako dun sa mga kahinaan ko. Yung init ng ulo ko, Lord, pagalingin mo ako. Alam mo, ginagawa ng Diyos, nilalagay niya ako lagi sa ganun. Yung traffic lang, ba't lagi may makulit? Ba't lagi may makulit? Tinetesting ako, Lord. Sabi ko, Lord, dalhin mo ako doon. Kasi gusto kong baguhin ako ng Diyos doon. Ang hirap, pero pag gusto mo talagang sumunod sa Diyos, lahat ibibigay mo. Kaya ako, ayoko maging baby dito ngayon. Diba? Katulad nga sinabi ni Pastor, malapit dumating ang Diyos. Kukuya-kuya ako, ilang ba tayo dito bilang Kristiyano? Ha?
Pagka pag-uwi natin, tapos na ang Kristiyano ko. Wala! Uwi na ako! Lut na ang basketball. Uy, galing na LeBron, no? Di ba? Kailangan maging asin tayo ng mundo, eh. Diba? Para sa inyo. Ako, alam mo ito. Sinabi ko nga kay Direk, eh. Pagdating ko, nagulat siya, eh. Sabi niya, bago yan! Alam mo yung kotse ko ngayon, sasakyan ko, hindi ko nakuha yan sa showbiz. Alam mo, pagdating ko, sabi ko, Lord, pagdating ko sa Pilipinas, kailangan ko na sasakyan para gawin ko yung mga gawain mo. Paano gagawin ko? Naka-scooter ako. Scooter. May gusto kong sasakyan, iniiyakan ko. Kukunin ko na lang, may pambayad na ako. Ang ganda ng sasakyan. Hindi ko makuha-kuha. Tatampo na ako, eh, Lord. Ano gagawin ko, Lord? May mga ano naman, eh. Nakipag-bargain ako sa Diyos, eh. Di binigay. Sumasama na loob ko. Nung siguro, nung nakita ng Diyos na, sige, sabi ko, Lord, bahala ka na. Bahala ka na. Ayoko na makipagtalo, Lord. Kung ano yung ibibigay mo, yun na. Alam mo, binigay sa akin. Yung hindi ko inaasa, binigay sa akin. Tingin ko, kotse ko sa baba. Hindi niyo yung binigay niya sa akin. Hindi ko inaasahan yan. Pero kita mo, bago ko, maganda. Hindi pa yung ano lang ha, yung katulad niya na, ano ha, na brand. Mas mataas, high-end dun. Hindi nagbibigay yung Diyos ng ano, petics. Pag sumunod ka sa kanya, magugulat ka pa, ay, sa akin ba to, Lord? Sa akin pala to? Iyak ka eh. Sobra, hindi mo iniingi minsan ibibigay sa'yo. Actually, wala pa ako iniingi sa Diyos na hindi niya binigay sa akin. Nagpumuhi ako rito. Ako ang nahihiya sa Diyos kasi ang sinasabi ng Diyos, Jobert, pag-uwi mo rito sa Pilipinas, anong prayer mo ang hindi ko binigay sa'yo? God remained faithful to me pagdating ko rito. Ako nga yung gumaganon eh. Diba, sabi niya, Jobert, pag nagawa ko ng pagkakamali, so,